Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ginawa niya ito hindi upang hatulan ang sanglibutan, kundi ito'y iligtas. Sa ngayon, napakarami na mga tagasunod ni Jesus. Itinala ng apat na ebanghelyong pasimula ng pananampalatayang Kristiyano. Bagamat iba't iba ang pagkakasalaysay ng mga pangyayari, ito ang kasaysayan ng kanyang buhay na hinango mula sa ebanghelyo ayon kay Lucas. Noong 15 taon ng paghahari ni Tiberio, habang si Poncio Pilato'y gobernador ng Judea, si Herodes ang puno sa Galilea, sina Anas at Caiaphas sa mga punong pare. Dumating ang salita ng Diyos kay Juan sa ilang at ipinangaral niya ang pagsisisi para sa kapatawaran ng kasalanan. Magsisi kayo at magpabautismo at kayo'y patatawarin ng Diyos. Nasusulat sa aklat ni Propeta Isayas, may isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang daan, tatambakan ang bawat lambak, itibagin ang bawat burol at bundok. Dapat tuwirin ang mga daang liku-liko at ang mga baku-bakong daan ay dapat patagin at makikita ng lahat ang pagliligtas ng Diyos. Ano namin gagawin? Ano nga ba dapat namin gawin? Kayong mga ulupong! Anong gusto mong gawin namin? Ituro mo sa amin ang tamang daan. Ang sinumang may dalawang damit ay dapat magbigay sa taong wala nito. At ang sino mang may pagkain ay dapat magbigay din. Guru, kami maniningil ang buwis. Anong aming gagawin? Huwag kayong maningil ng sobra. At kami naman, anong dapat namin gawin? Huwag kayong mangingikil kanino man. At huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Masihang kayo sa inyong kita. Sabihin mo, ikaw bang Kristo? Kayo ay binabautismo ako sa tubig. Ngunit may darating na higit na dakila kaysa sa akin. Hindi ako karapat dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Siya'y magbabautismo sa espiritu at sa apoy. Hawak niya ang kalaykay upang alisin ang dayami at titipunin ang trigo sa kanyang kamalig. At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga 30 taon na si Jesus nang magsimula siya sa kanyang gawain. Umalis siya sa Jordan na puspos ng Espiritu Santo.
dinala siya ng espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw, tinukso siya ng Diablo. Di siya kumain sa loob ng panahong iyon. At sinabi ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging tinapay." Nasusulat, "Di lang sa tinapay dapat mabuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos." Dinala siya ng Diablo sa mataas na lugar at saglit na ipinakita ang lahat ng kaharian ng mundo. "Ibibigay ko ang lahat ng kapangyarihan at mga kayamanang ito sa iyo. Naibigay ang lahat ng ito sa akin at mapapasa iyo ito kung sasambahin mo ako." Nasusulat, "Tanging Diyos ang sambahin mo at siya lang ang iyong paglingkuran." At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem. "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Pagkat sinasabi, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan at alalayan ka nang di matisod man lang sa bato ang iyong mga paa." Nasusulat, "Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." At umuwi si Jesus sa Nazaret, kung saan siya lumaki. Kumusta? Kumusta? Noong Sabat, pumasok siya sa isang sinagoga. Tinawag siya upang basahin ang isang bahagi ng aklat ni Propeta Isaias. "Ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin, pagkat hinirang niya ako upang mangaral sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag na lalaya ang mga bihag at makakakita ang mga bulag, at palalayain ang mga naaapi, at ipahayag ang gagawing pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan." Mahusay siyang magsalita. "Naganap ngayon ang kasulatan ito habang inyong narinig." Natupad ang kasulatan? Ang Mesyas lamang ang makatutupad niyan. Paano nangyari yun? "Alam ko ang sasabihin ninyo. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin niyo rin sa akin, gawin mo sa iyong sariling bayan ang ginawa mo sa Kapernaum. Tandaan niyo, walang propetang kinikilala sa sariling bayan." Ibig nila siyang itulak sa bangin. Ngunit nagdaan siya sa gitna nila. Umalis.
at nagtungo sa Capernaum sa Galilea. Ang pananakop ng Roma ay makikita sa lahat ng lugar. Ang mga tao ay naghahangad na dumating na ang Mesiyas upang sila ay makalaya sa kalupitan ng mga Romano. Sumaiyo ang kapayapaan. Sa inyo rin. Pwede bang sumakay, Simon? Bakit hindi? Aalis na ba siya? Mangaral ka sa amin! Jesus! Mangaral ka sa amin! Mangaral ka sa amin, Jesus! Minsan, may mga pumasok sa templo para manalangin. Ang isa'y pariseyo, ang isa'y publikano. Ang pariseyo ay tumayo at nagsabi, "Nagpapasalamat ako, O Diyos, na ako ay di tulad ng iba na masama at mapangalunya. Nagpapasalamat ako at di ako tulad ng maniningil ng buwis na iyon. Nag-aayuno ako 2 beses isang linggo at nagbibigay ako ng aking ikapu. Ngunit ang publikano ay nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Dinadagu ka ng dibdib at ang sabi, Diyos, mahabag ka sa akin na makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang publikano, hindi ang pariseyo ang umuwing kinalulugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Pumunta kayo doon sa laot. At ihulog ang inyong mga lampat upang manghuli. Guru, halos magdamag kaming ng isda. Pero wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, susundin ko'y pinagagawa ninyo. Santiago! Juan! Ganito? Santiago, Juan, tulungan nyo kami. Dalian ninyo. Marami rin huna ang lampat namin. Napakaraming isda. Di ba't napakaraming isda? Sige. Sige pa. Lumayo kayo sa akin. Ako'y makasalanan. Huwag kang matakot. Mula ngayon, tao na ang huhulihin mo. Lumapit kayo at makinig sa akin nang kayo'y magkaroon ng buhay. Hanapin ang Diyos samantalang siya'y masusumpungan. Siya'y tawagin habang malapit pa. Ang masama ay magbago ng gawain at maling isipan. At siya'y magtatamo ng kapatawaran. Ikaw ay lilisan ng may galak at kapayapaan. Padating na siya! Tingnan niyo! Jesus! Jesus! Nakikiusap ako! Iligtas po ninyo ang aking anak! Ginoo, maawa ka. 2 taong kulang pa lamang siya at naghihingalo. Ginoo, sumama ka sa akin. Jairo, ikinalulungkot ko. Jesus! Patay na ang iyong anak. Huwag mo nang abalahin ang guro. Huwag ka matakot. Manalig ka at siya'y gagaling. Thank you.
Huwag kang umiyak. Di siya patay. Natutulog lang. Anak. Bangon. Bigyan niyo siya ng makakain. Inuutusan ko kayo. Huwag niyo itong ipagsabi.